Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilaan lang ba? Ito ngayon, tahimik po sa labas. Ayan, wala pong hangin. O, di ba parang literato lang po, parang picture. Ganda po naman nasa ibabo ng mesa ko po. Nasa kong makapasok, parang cake na po. Ano? Ngayon po, according sa weather forecast, magkakaroon daw po ng Northern Lights o Aurora Borealis o Revontulet in Finnish. Tingin-tingin po tayo, pasyal-pasyal po muna tayo sa labas. Maganda po panahon. Sabi daw po mag-snow, biglang aaraw. At mamaya po sa gabi ay magpaparamdam daw po ang Northern Lights. Tara, samahan po ninyo ako. Kapal na po ng yelo dito po sa backyard. Pero ang ganda pong tingnan, ang linis. Dito po talaga sa Finland, ang panahon po kakaiba pag winter. Ngayon po kakaiba po talaga. Bigla po mag-snow, ayun po sa weather forecast ngayon. Pag ganyan po ang snow, malakas po ang hangin. Ako po, ayoko pong lumabas. Ang sakit po sa balat. Nakaka-artista naman po, nakaka-rosy cheek. Kaya lang pag nagtagal kayo, magpuputok-putok po yung balat po niyo pag hindi kayo naglagay ng facial moisturizer po, saka lip balm. Naku, napakahapdi po yung pag pumuputok-putok po yung labi po niyo. Tapos yung balat po niyo sa mukha. Hirap po talaga. Pag ganyan, windy o mahangin. Tapos ang bilis po ng pagbagsak po ng mga isa. Pero ang ganda pong tingnan, no? Naalala ko tuloy nung nag-aaral pa po ako sa university, na naranasan ko po yung ganyan. Nag-minus 37 po yata yun. Tapos ganyan ang hangin, opo. Tapos nakita po ako nung isa sa mga classmates ko, bakit daw dumudugo ilong ko. Hindi ko po nararamdaman kasi sobrang lamig. Tapos yung tenga ko po, parang malalaglag sa sobrang frozen, opo. Ang ganda po tingnan. Ganyan po ngayon. Pero ang temperature po ngayon ako dito sa Finland, snow, matutunaw yung daanan, tapos kakapal pag isno, ganyan po, umabot po ng half meter o 1 meter, pag sa mga forest, umabot po ng 2 meters, minsan po sa daanan, kailangan po script, ayan, matutunaw at maglagay po kailangan ng gravel, pero makikita nyo po yung mga buhangin sa daan po na yan, madulas po yan, kaya po yung sapatos na pinakita ko po sa inyo dati, na may spikes na mga bakal, ganun po, para hindi po madulas. At pag nag-snow na naman, matatakpan na naman po yung daanan po ngayon. Ngayon po talaga yung global warming, kakaiba na po, ano, dito po sa Finland, napapansin din po ng mga Finns yun, nagpa-plus temperature ng ilang araw, tapos matutunaw po yung daan. Tapos, ako, magma-minus na naman, kakaiba po talaga. Ang weather forecast po talaga ngayon eh, ay nako, hindi po talaga mapipredict kung ano po yung magiging temperature sa susunod na linggo, susunod na araw. Iba-iba po talaga. Parang isip ko po. Ayan na naman, pag bumihay po ng ganito yung windy, kailangan din po sa mga sasakyan, meron po mga spikes na bakal, pang winter tires. Opo, pag magwi-winter, kailangan po talaga magpalit po ng mga gulong kasi madulas po marami pong na-aksidente. Kapag hindi po magandang klase yung mga spikes, naku po, ang dami pong nalulubak. At yan, o diba? O diba? Kahit lamig na pa-social pa rin, o diba? Sarap po yung ganito kapag sa panahon po, kailangan po talaga maglalabas, hindi lang po inom ng mga vitamin D supplement. Kailangan po maglalabas, kailangan po talaga ng fresh air para yung immunity o yung resistensya ng katawan ay maging malakas. Makikita po ninyo yung mga birch trees, wala pong mga dampoy, pero puti po yung mga sanga, no? Pero po yung spurge, saka po yung mga pine trees, forever green po yan. Naalala ko tuloy, siyempre nakaraan ng Pasko, yung bakawan, yung mga grupo, manguwap po kami sa ilog, babalutan po ng pulok. Sabi ko, ganito pa talagang winter ang puno. Pero nandito ako sa Finland, ako, ganyan po talaga. At hindi pa po masyadong yelo yan, nakabalot po sa mga puno na yan. Kasi yung winter po ngayon, hindi po masyadong ganun karaming snow. Minsan po talaga napakapal yung mga dahon po na yan, ang mga pine trees. Hindi nyo po makikita yung green na talagang balot mo na balot po na puti. Ngayon po medyo konti pa po yung mga snow. Sarap po magpunta sa park, ano? Pag nakakita po ng mga pamilya na namamasyal, lalo na po ngayon panahon ng naku. May kumakalat na sakit. Kailangan po talaga maglalabas.
Hindi naman po yung makikipag-garden. Ibig sabihin, pupunta po sa park, magre-relax. Ay, nakapaganto talagang winter. Pinakamasarap magpainit, kumain ng mga soup para ma-relax. Balik po tayo dito sa aming compound at gabi na po. Ayan, ako na yan, nag-uumpisa na po. Nagpaparamdam na po ng dahan-dahan ang Northern Lights. Hindi na po ako masyadong magsasalita para makita nyo po ng maayos. O di ba po mga kababayan, napakaganda po ng formation, ng movement ng Northern Lights, ng Aurora Borealis. Parang po siyang rainbow na gumagalaw. Minsan po parang may tulog na harp, na hangin. Napakaganda po, parang magic po talaga. Ano? Sarap po napakaramdam kapag nakakita po ng Northern Lights.
Paano po? Maraming maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilangan Lakbay. Ang Panginoon po talaga marami po sa ating binibigay na minsan di po natin naranasan, pero pag nakita po natin sa ibang lugar talaga naman pong kakaiba at nagbibigay po sa atin ng pag-asa at napakasayang pakiramdam. Basta positive vibes lang po tayo lagi. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.